that made motherhood for them more complex and challenging. And one
dari Tuhan ini dapat semangat tahanan dan sama keuang sebuah perhati semangat matahari selama itu senggo selama kuangan yang sesuai anuman kain ngayon berikan dari sebagian dan pemberbaik waktu itu influensya na mga ina ini mga ina beri pembukti yang dilenang upang melipat uang sebuhay at upang buhay ng bawah perhatian ay dilenik ay
Subalit ang pagkakalala niya sa tao, isang babae
they to be called the crown of creation. Nilo at nilalang ni Diyos ang sumabaki at ginawa niya unique, special, at namumukod ng mga nakamian ang pipisem niya sa kanya. So much of what God is and what He does is reflected in our own mothers. When God crafted the first woman, He instantly named her Eve. The name is life giver. What it takes two to make a baby? It takes only one to bear. Mothers are given that honor and that toil only belongs to her. They are the bearer of a precious life to whom, once the baby is born, all credit is due. Pansinin po natin na habang nag-labor, nahihirapan at nagdanganan sa babae, ang mga ay nakaintindan na kayo, dito or natin to do perhaps, nangyayaros na nalangin at nag-iitay sa kanya. All the physical pain and suffering in delivering a child is solely confined and dealt by the mother. In the book of Isaiah, chapter 66, verse 13, God revealed Himself in a sweetened. As mother comforts her own child, so God will comfort, you shall comfort them. It's very heartwarming to know that God's image and spirit of comfort, love, and care is being manifested to us through how our own dear mother has cared and loved us unconditionally. God is guiding action through the mothers of our lives. Iba-iba man ang dito paraan na ito ay naipakaluwag sa atin, hindi natin makasasugali ang buhay sa isang babae ay pinilagaw ng isang ina. Sa buhay, pagkilos, pananita at gawain ay narakot masamangin ang balal ng atamian ng aming Diyos na nagbala sa Kanya at nagbala sa Kanya sa mga estado. God made mothers according to His standards and for a greater purpose. Our own mothers have influenced us in so many different ways. Taught us life golden lessons, built a God-fearing character in us, ensuring that we would all be valuable citizens wherever we may be. Hindi mo kailan mo inasigit ang kadanginanan. Ang may kanya ang kadanginanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga buhay, sa pamamagitan ng ating mga buhay, na nag-ibunga ng kanilang pag-iabang pag-ubo at pag-pag-gan. Sa Aklat ng Kawikaan, chapter 31, verses 10 to 31,
bila siya gumagawa ng suka para sa pamilya, she will even step ahead. Gumagawa siya ng extra at ipinagbibili para magkakitaan. Magkakitaan pa. Nariskante ang nilalagay. Magkakitaan at parangal. The image of a mother should remain very honorable, dignified, and honorable, worthy of our recognition and appreciation. Mothers are overwhelmed with so many different things around her, but she remains steadfast, resourceful, innovative, and focused, maintaining the grace and honorable reputation as God wants her to be. So, sa talaga may isa is, ang salita niya ay kuskos ng kaluman at ang tungkol niya ay kawalong karapat. A movie story was shared about the mother. You might have heard this, but I'll share this lesson today. Si Bella at kanyang kapatid na si Curtis, sa kanilang kabataan ay pinakapasa na kanilang tinanong sa movie report every couple of weeks. Ito yung musical requirement, kundi maraan na kanilang inang na obviously, may kaya sila ng kapatid na magbasa ng magbasa. At kung puso na lang tumata ng mga kapatid, at nagsasabit sila ng book report sa kanilang inang. For so many years, ang mga kapatid ay magbasa ng magbasa. Pag-uwa nila ng report, may discussion na kayo kung ay nila kanilang magbali. Almost perfect, ito ang kanilang goal. Upang kung sabihin nila sa kanilang ina, ang goal nila ay masihan siya at nabuhusan. Isang shocking revelation ang tumabal kay Benny na tunay. Nalaman niya na sa binang gali ng book reports na kanilang ginawa, ay hindi pa rin ito nababasa ng kanilang ina. Hindi pa rin siya magbabasa. Hindi ito halata ng mga kapatid sapagkat ang kanilang ina ay very eloquent at maaaring may inherent na talinong dali ng kanyang sarili. Now consider this. Raised by a military mother, Ben, the Dr. Benjamin Carson, grew up to be a world-famous surgeon from Johns Hopkins, who was featured in many articles and authored several books. His illiterate mother did not twist her hands over lack of learning, and did not give up hope of raising intelligent boys. Instead, itinigyan na lang mayroon siya. Wisdom, interest, accountability, and courage to demand extra work. Oo, demanding na mga ina, marami silang tutos, mataas ang kanilang standards. It is the nature common to mothers, iliterate ka man o hindi, or may lakas ng mga at madalas ito ang pinilinig lang ng bawat mga anak. Subalit sa pagiging mapagsigi at pagiging maulit na mga ina, little did they know, hindi nilukubo ang karakter ng mga anak na siya nagiging buhay sa tahanan, sa lipunan at sa bansa. Sa mga anak na hindi tumatalima, you've experienced the consequence for sure, and price will be paid soon enough. Sa mga spoiled rotten rock, I'm sure your parents and family have done the best they could to straighten you up. It was simply a choice you have taken. Para may katotohanan na sa kasabihan na hindi kasalanan ng isang bata ang iman na siya ay mahirap or isang lukha. Subalit kung siya ay matay ng isang lukha, nananatila ang isang tanong, ito ba ay kapalaran or sa tiyadulot ng nakakamaran? Life are full of choices and decisions you have to make. Unfortunately, there are bad choices and wrong decisions that have caused a lot of pain and grief to some people. Mothers are not perfect, just like any human being, and they will never ever relinquish their post or title of a mother in spite of shortcomings, illiteracy, and imperfections. Isa na lang po ang nakatayo sa Glossy Store Checkout line ang mapansin niya sa kanyang kapatid sa elderly woman na itinistata at negotiate items sa checkout. Habang niyagawa ito ng mga lalaki, ay napansin ni lalaki, may dad na babae, napansin ni lalaki na hindi na tingin sa kanya ang matandang babae. Medyo, it was a awkward situation sa lalaki, hindi siya nakatingin sa kanya ang matandang babae.
Mothers never relinquish the title, even if the child is rebellious, harsh, or cruel. Her heart just will not allow it. Not when she's called by God. Mothers never relinquish the title, siya mismo ang rebellious, harsh, and cruel, kahit man manglulungkot ang lugado siya. In any circumstances, good or bad, hindi natin kaya sisirain ang isang ina. Nagsasala na siya sa kanyang pamilya. No one can take the title of mother away from her. They've made mistakes in the past, and they will certainly make a mistake or two today, and they will make many mistakes tomorrow. Through it all, God will love our mothers. God will work with our mothers, and God will accept our mothers just the same. Through it all, God, the task of mothering will be accomplished. Near the cross of Jesus stood his mother Mary, nagpapirapasya sa kanan ng puspas, alam na nakikita niya ang papakasakit. She fell down to the depths of the cross, moaning and weeping and begging the God of heaven to stop her hell on earth. Despite the pain, Mary was dead. She was the mother from the beginning and a mother at the end. There are many solid principles in the Bible about being a mother or simply parenting. Hindi man ito kaya matutuan lahat, isa ay advocating bilang mga magulang. To be godly mothers and fathers to our children, we want to make sure that we are immersed in God's word and fully committed to the calling He has given us. Mothers, our ultimate purpose is to foster courageous, sensible fight that will instill knowledge and wisdom for our children. Instill faith and love, for the God who sees and knows our child's deepest need for salvation and has decisively moved to accomplish it through the work of Jesus. But don't worry, it's not all up to you. God is partnering with you. As mothers, you know, God, we feel at times so we are far from excellent. Madalas pa, kulang lang lang tayo sa mga matangi ang tulilang niya. And dahil sa mga feeling, sa mga pagkakalang ito, patuloy tayo nagsisikap, we continue to hold on to the truth that moms are intricately and wonderfully made and we are grateful to the Creator for it. We stand for what we are called for. We give each one a glimpse of God through our comfort, our presence, our love, our faith, and our sacrifices. On another note, nice to come to Mother's Day primarily is not about a mother receiving an honor. More importantly, it is about thanking God for the Creator who crafted our mothers, breathe His own spirit, so that you and I will inherit the same spirit for our greatest purpose. Ultimately, to give you glory. Sila ay hinirang, natatami, napupuno sila ng grasya. Bukod siya pinagpala ng Diyos at ng kanyang anak na si Jesus. Lastly, iiwan mo pong huwag kalatak sa kawitakan. Sa Kapitulo 28, versetay ko mo. Maraming babae ang mabuting asawa. Ngunit sa kanila'y nakahihilig ka. Magdarayan ang ay pupuri ng malalim. Ibungkol sa kanya ang lahat